ako si, magandang araw sa inyo lahat. Ako si Nenita Morales, deboto ni Apo Ana. Bata pa ako, nakikita ko na yung mga tao na sumusunod sa prosesyon kay Apo Ana ting madaling araw. Tapos, hindi ako makapunta ng bayan kasi ang bayan ang ano namin, San Nicolas. Nung mapunta ako ng bayan, 2005, nag-umpisa na ako na magsumama sa prosesyon niya. Kasi yun yung pangarap ko, bata pa ako. Kaya hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, lagi na ako sumusunod sa kanya sa prosesyon. Nung nag-pandemic lang, hindi. Pero yung pagsisimba, halos araw-araw, halos ting Martes, nakaka-attend ako. Oh, merong kaming kasamahan na nagpa-print. Magbibigay siya ng t-shirt, tapos si Papa pinapaprint niya sa iba. Pero yung mga karamihan kong mga ganito na may print, ako nagpapatatak. Kumukuha ako ng print sa iba. Lalo na yung pagka ang mga pamilya Cruz, nakita ko nagpo-procession sa pagoda. Tinitingnan ko yung print nila, ginagaya ko sa akin. Nagpapaprint ako ng solo ko. Nung araw, tawag dito, mga anak ko bata pa, nagkaroon ako ng business Avon. Lahat ng, lahat ng mga Avon Dock, Boardwalk, mga ganyan, Tupperware, Polar Light na pasukan ko. Nagkataon na nabaon ako sa utang. Nabaon, lahat. Kung sa Hagunoy, daga high tide ng baha. Ako, high tide ng utang. Mas mataas pa sa akin yung utang ko nung araw. Pero hanggang ngayon naman, may utang pa ako. Pero nung tumigil ako, halos yata hindi ko matanda, million yata yung nautang ko sa mga, yung sa Avon, putapotake, mga Tupperware, Daki, lahat, sa mga manager, may mga utang ako. Yung mga iba na bayaran ko, yung hindi ako umalis sa pwesto ko. Talagang isa kong pinakiusapan lahat na nautangan ko, mga co-op, mga tao. Hindi ko iniwanan yung utang kasi sabi ko, magbabayad ako. Magbabayaran ko to kasi ako, may lakas pa ako. Hanggang nabubuhay ako, makakahanap pa ako ng paraan para makabayad. Ang inaano ko ng lakas, lagi ako nagsasalita sa Apo Ana. Sabi ko, tulungan niya ako, gabayan niya ako lagi, samahan niya ako magdasal sa Panginoong Jesus o ipagdasal niya ako. Tapos ang lagi kong sinasabi sa kanila, sa taas, at saka kay Apo Ana, na yung mga taong nautangan ko, bigyan niya muna ng kaginhawahan hanggat hindi ko na ibabayaran yung mga nautang ko. Kasi nga, kung wala pa akong kakayahang magbayad, sana, pag-anin nila ang buhay ng mga nautangan ko. May mga nabayaran naman ako na iba, pero yung iba, hindi ko pa nababayaran. Kasi nga, nakaplano lahat yung mga babayaran ko isa-isa. Ang inuna ko kasi, yung lahat ng mga tumutubo. Yung mga hindi tumutubo, nakapagpasok ako dun sa iba hindi. Pero ang lagi kong magdarasal ako sa taas, lagi kong magdarasal ako, hindi ako nagkikwento sa ibang tao. Puro kay Apo Ana, tsaka sa simbahan. Kasi pag sa iba ako nagsalita, dadami. Pero doon, kahit na hindi niya ako sinagot, ibang tao yung sumasagot sa hiniling ko sa kanya. Kasi pag sa ibang tao ka nagsalita, ikikwento ka pa sa iba. Pag sa kanya, matatraffic man, pero darating. Tapos lagi kong sinasabi, kahit sumasakay ako ng bus, nagbabiyahe ko, Lola Ana, Inang Maria, samahan niyo ako manalangin sa Panginoon Jesus, nagabayan kami sa pagbiyahe, makapunta at mangpalik. Basta lagi kong araw-araw, yun ang dinarasal ko ting babiyahe ko, tsaka sa araw-araw, pagising sa umaga, at tsaka pagtulog sa gabi. Tapos pagka may nag-ano sa akin ng problema, ang tanong ko lagi, nagsisimba ka ba? Tapos baka gusto mo ka ako na dumaan sa simbahan, kahit saglit lang. Yun ang inaano ko, hindi ko sila pinipilit na pumunta sa simbahan, magsimba. Tapos sabi ko, sumaglit ka lang.
magsabi ka lang doon. Lahat ng taong humihingi sa akin ng payo, humihingi ng tulong. Eh ngayon, lahat naman ng mga tao ngayon, mas bongga pa sa akin ang buhay. Mas nakalusot pa. Kumbaga nagiging biyaya po kayo para sa kanila. Parang minsan nga masasabi mo, parang magic. Kahit na hindi lahat yung hiniling mo na ibigay, merong kung sa 10 iyon, may 6 na ibibigay. Siyempre, hindi naman pwedeng lahat ibigay niya, di ba? Yung sa 10, may 6 na ibibigay, yung 4 hindi. Siyempre, ano magiging problema mo sa araw-araw kung lahat iwala na, di ba? Kumbaga, sa kaysa sa iba mo hingi, kasi siyempre, pag sa iba, pag nagsalita ka, mangungutang ka, may tubo. Pero pag kahapuan na ka nagsalita at humingi ka ng awa, walang tubo, di ba? Kumbaga talagang iyanon niya, matraffic man, pero binibigay. Papasalamat ako kasi, di ba yung madami nga ako naging utang, pinalusot niya ako, may mga karamdaman na gumagaling, na kahit minsan nararamdaman mo, minsan masakit, pero pag hiningi mo sa kanya, maya-maya lang mawawala. Sa yung mga anak ko, nakapagtapos yung isa, yung isa hindi. At saka natutuwa ako dahil yung mga anak ko, hindi yung katulad ng ibang mga bata na pasaway, na lagi nasa layasan. Mga anak ko, lagi lang nandito. Na pag sinabi mo na diyan ka lang. Hindi sila yung manong bata. Na tawag dito yung, di ba may mga magulang na inaano ngayon ng tawag dito yung, kahit na pag nagsalita ka naman sa sakit, di ba, hindi uwi yung mga anak, pupunta sa ibang lugar, pupunta sa mga pinsan, yung mga anak ko, kahit na pagsabihan ko ng mga masakit, nandito pa rin, di ba? Tapos nanay ko, nandito, kasama namin, kaya lang nasa San Nicolas siya ngayon. Tapos yung kapatid ko, nandito rin, umuupa kami sa nirenta naming kantin. Nakasurvive kami ng isang buong taon na umuupa kami ng 25,000, kumakain kami, bill ng kuryente, lahat. Tapos, tawag dito, na-survive namin dun. Ang lahat, yung renta, yung lahat, dahil may tumulong sa amin. Dahil sa humihingi ako lagi ng awa sa kanya, natulungan niya kami na, tawag dito, tulungan niya kami na mabayaran lahat yun. May pinadala siyang tao para mabayaran namin lahat yun. Biruin mo, 25,000, tapos kakain kami 25, hindi kumikita dahil sarado lahat. Tapos 89,000 kuryente namin sa buong pitong buwan na bayaran namin. May masasabing utang pa rin, pero hindi katulad nung nangyari sa pandemic na yan. Talagang inano niya kami, pinasurvive niya kami. Lahat ng tulong na kinailangan namin, pinadala niya sa mga taong tumulong sa amin. Talagang ano yung dasal, sa araw-araw ng dasal namin, di ba ang tawag doon, ano ba yung dasal sa ano, yung sa simbahan lagi, ting ano, dinarasal namin niyan eh, ano ba anak yan? Ting pandemic, di ba, merong Horacio Imperata. Nag-Horacio Imperata kami, kahit bago kami matulog, tsaka yung abad, alas 5. Talagang pinasurvive niya kami. Tapos ngayon, kahit na nagkautang kami, binigay pa rin nila sa dasal ko, sa kanya, na dito sa bayan, sana makahanap ako ng bahay na pwede namin na maaliwalas, na pwede namin paghanap buhayan. Ito yun, no? Ito, nakapagtinda kami, nakatira kami, magkakasama kaming natutulog, maayos. Tapos ayan, lensiya. Tsaka pagka hindi ako nagsimba, parang pakaramdam ko, hindi ako kay Apo Ana ting Martes o ting Linggo, para bang hindi ako nakainom ng gamot. Samahan ko sa buhay, nagkaroon ng ng tawag dito, ng may nararamdaman, ipapa-angiogram. Ang angiogram daw ay 100,000. Nakapagpa-angiogram siya. Pagsisimba ako sa iyo. Sabi ko noon, ano kaya yung magiging dahilan gusto ko sa pagsisimba ko sa araw-araw? Ano kaya ako yung magiging dahilan para kaya ako magsimba ako sa araw-araw? Yung pala, yun ang ngayon na sa akin. Sabi ko na magsisimba ako sa iyo araw-araw, ipalit mo to. Sabi ko ganun. Ang sabi ko sa kanya, sana maklear yung angiogram nung kasamahan ko. Sabi ko ganun. Lahat nung hiniling ko na bigyan lang siya ng gamot na ordinary, tapos mag-negative, maging clear,
lahat ng iyon, iyon ang sinagot sa text. Kaya alam ko sino niya. Kaya kahit na ano na minararamdaman ako minsan masama, 'di ba? This umaga. Sabi ko, lakasan mo po yung pakiramdam ko kasi minsan sumasabay yung pakiramdam ko. Sana laging malakas para yung hiniling ko sa iyo, maanuhan ko ng tawag doon, magampanan ko. Sabi ko, ako, nag-devotion ako sa Apo Ana, tawag dito. Inaano ko sa mga gustong mag-devotion sa Apo Ana. Kung may nararamdaman kayong mabigat, pumasok kayo doon sa loob ng simbahan, kahit saglit lang, kahit saglit lang. Kasi paglabas ninyo, tsaka na kahit konti, mababawasan. Kahit hindi nyo persa, ibig ko sabihin, kahit hindi kayo nagsisimba araw-araw, kahit saglit lang, kahit saan kayo pupunta, pumunta lang kayo ng saglit. Dahil lahat ng nangyayari sa buhay ko, sa loob ng 2005 hanggang ngayon, siya lang yung lagi kong inanuhan, kinapitan, sa sobrang kapit. Sabi ko, wag niya akong bibitawan. Talaga yung kapit ko sa kanya, sobra. Kaya lahat ng siguro, lahat ng binigay niya sa akin, magaan. Kasi nung araw, kakaiba. Kaya nga sabi ko, kung meron mang masarap yung naging buhay, buhay namin ngayon, kahit may mga utang, kahit may mga babayaran, sino ba yung mga taong walang utang? Sino ba yung mga taong walang ano? At ang pinaka-pasalamat ko sa kanya, nung nagkautang-utang ako nung araw, walang nagdemanda sa akin kahit sa makain kami ng maayos, sa araw-araw, yung iba pa nga ngayon eh. Ngayon nga, mas madaming kain kesa nung araw. Diba? Tsaka, pagka nagsisimba ka, araw-araw, may matututunan ka. Yung gusto mong pulutin sa sermon, sa humilya ng pare, kuhanin mo. Kung namang ayaw mo, huwag. Pero darating yung time na maiisip mo yung sinabi ng pare ngayon. Kasi minsan, sa pagmuni-muni ko, o nangyayari sa buhay, yung mga sinasabi ng pare, nangyayari, o kaya nagaganap sa ibang tao, na parang sakto, na pagka dumating yung time na yun, may ma-share ka sa kanila. Sa prosesyon, masarap yun sa pakiramdam eh, kasi yun ang pangarap ko eh. Yung pagsisimba, yung pag-ano sa, pagoda. Hindi ako sumasama kasi sa pagoda, hindi kasi ako marunong lumangoy eh. Ayaw kasi maging pabigat pa ako sa tao, baka mamaya, di ba? Kumbaga sa ano. Pero blessing talaga lahat. Lahat ng inano sa akin ni Apo Ana. Masasabi ko lahat ng nandito, nakikita ko, hiningi ko sa kanya lahat yan. Awan, kaginawa ng pakiramdam, lakas ng loob. Yung anak ko, si Inamay, sana lahat ng gusto niya sa buhay na pwedeng ibigay ng Apo Ana, ibigay niya. Yung hindi makakasama, yung anak ko si Jem, sana makatapos siya ng pag-aaral dahil na ito siya. Kasi yung katawan, bigyan ng lakas ng loob, laging nasa maayos sa pakiramdam, lalo na yung mga kasama niya sa buhay. Tawag dito, i-bless niya kami. Sana lahat ng pwede niyang ibigay sa amin na, ano ba yun? Na hindi makakasama, yun ang ibigay niya sa amin. Ako, si Nenita Morales, isang deboto ni Apo Ana at isang patotoo sa mga himala niya.